Welcome back to my channel. So for today's video ay i-share ko naman sa inyo ang mga classroom observable indicators for third quarter. Okay, so syempre magbibigay ulit tayo ng mga features of practice na dapat makita at matamo ni teacher during their observation. So magbibigay din tayo ng examples ng activity dun sa mga indicators na kinakailangang malagyan natin ng mga activities sa ating observation. Kaya naman, samahan niyo akong i-discuss ang mga classroom indicators isa-isa. Alright, so isa-isahin na natin ang ating classroom observation tool for school year 2023-2024 for third quarter. So it was based on DepEd Memo Number 8 Series of 2020. Okay, so ito yung mga indicators na kailangan natin paghandaan for third quarter. Number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. 3. Apply the range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. 4. Display proficient use of mother tongue, Filipino, and English to facilitate teaching and learning. 5. Establish safe and secure learning environment to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. 6. Maintain learning environment that promotes fairness, respect, and care to encourage learning. So, yan po yung anim na indicators na ating bibigyang tuon at examples ngayong araw na to. Alright, so simulan natin sa number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Ito po yung mga features of practice. So, syempre, yung goal natin ay to get the highest possible score of 7. So, ano ba yung kailangan gawin ni teacher? Sabi dyan, the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy. Okay? 1, the teacher applies extensive knowledge of content beyond his or her area of specialization. So, of course, para makakuha rin tayo number 7, una na dyan is yung mastery of the subject matter natin. Kung Filipino, dapat yung dinidiscuss natin, mastered talaga natin. Ano? Okay, yung pangalawa, kailangan daw ay na-integrate natin within and across curriculum teaching areas. Ano pang sinabi? The teacher motivates learner to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity. So, paano yung gagawin dyan ni teacher? So, may nabanggit, no? Within and across curriculum content areas. So, anong gagawin? Like, for example, ay dun muna tayo sa within. Pag sinabing within, kung Filipino yung subject mo, i-integrate mo siya dun sa Filipino subject din. Pwedeng mas higher, let's say, Filipino 8. So, may discussion ka dun ng tula. Okay? So, pwedeng i-integrate mo siya sa Filipino 9, which is meron ding discussion ng pula. So, doon, nagkakaroon na tayo ng integration within. Kasi, meron kang mga lessons dun sa Filipino 9 na inihahalo sa Filipino 8 kasi related sila sa isa't isa. Okay? So, yon, meron ka ng within. So, na-integrate mo siya within your areas. Pwede rin Filipino 10 or iba pang subject sa Filipino. Okay? And then, syempre, pag nag-i-integrate tayo, dapat related dun yung topic or lessons natin, no? Okay, ano naman yung across? Ayan, so sabi ko nga last time dun sa video ko, dun sa general discussion ko sa indicators, pag nag-i-integrate kasi tayo, meron tayo tinatawag na intra, inter, multi, at trans. Ano po? Okay, so kanina yung intra na-discuss na natin yon for within siya. Okay, pag naman inter, doon na papasok yung across curriculum teaching areas. So, kung yung discussion mo sa Filipino ay tula, paano mo siya ma-relate sa ibang subject areas naman? Okay? So, let's say yung tula ay may kinalaman sa history or let's say kasaysayan ng Pilipinas or for example, yung tula ni tawag dito, Republikang Basahan. Let's say yun yung tula na gagamitin mo.
saan mo siyang subject pwede ma-relate na madidiscuss yung issues or yung content mismo ng Republikang Basahan. So let's say sa Araling Panlipunan. So doon mo siya ma-integrate. Or kung meron ding values integration, doon mo rin siya ma-integrate. Okay? So yun po yung way ng pag-integrate natin across naman. So sa ibang subject naman natin na-integrate. So interdisciplinary yung tawag natin doon. Pag sinabi naman natin multidisciplinary, na-integrate mo yung subject mo sa two or more subjects. Okay? So kung Filipino, na-integrate mo sa AP, sa values, ayan. So doon, nagkakaroon na ng multidisciplinary kasi hindi lang isang content area or subject area ang in-integrate mo, kundi dalawa or higit pa. Okay? And the next one is transdisciplinary. So ito yung sasabi nilang pinaka-higher form ng integration kasi i-integrate mo naman dito yung real-life experiences ng mga learners. Okay? So hindi mo lang diniscuss yung pinaka-content mo, nirelate mo pa siya dun sa mga nangyayari sa paligid at sa mga experiences ng mga learners mo. That is what we call transdisciplinary. So doon, kapag nagawa mo yung mga bagay na yon, possible nating makuha yung score na 7. Pero of course, paano natin mapapatunayan na nakapag-integrate talaga tayo? So yung kailangan natin i-visit yung mga competencies or MELCs dun sa specific areas na pag-i-integrate natin. So kung Filipino, hahanapin mo yung eksaktong competencies sa AP or kung saan mang subject mo siya i-integrate, kukunin mo yung competency at ilalagay mo sa lesson plan mo. So yun yung pinaka magiging proof na nakapag-integrate ka talaga. So yun. So yun yung ating indicator number 1. Okay, so ito naman yung mga clarification, no? So ano ba yung ibig sabihin ng mga terminologies like curriculum teaching areas, so yung mga subjects, knowledge of content and pedagogy, within and across curriculum teaching areas, na discuss naman po natin kanina. Okay? Next, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So dito, mayroon tayong dalawang skills na dapat daw malinang sa ating mga estudyante. So ano-ano ba yung mga activities na pwede nating mapagawa under literacy and numeracy? Okay? So ito yung mga features of practice. To get the highest possible score of 7, the teacher integrates well-connected teaching strategies that promote individual and group learners' critical literacy or critical numeracy skills. Critical ha, hindi lang nag-insert ka dyan ng math sa subject mo or sa discussion mo, eh may numeracy ka na agad. Sabi dito, critical and critical literacy and critical numeracy. So, tingnan natin mamaya dun sa clarifications kung ano ba ibig sabihin yan, no? So, next one, the teacher employs activities that enhance and support learners' higher level of literacy or numeracy skills as a significant part of his or her instruction. Okay. Ito yung clarification. Ito kasi yung meaning ng literacy skill. So, nagbigay din ng examples. Meron daw dito yung reading, the behavior of animals, symbols, leaves, formation of clouds, wind direction, and etc. So, sa literacy skills, kasi yung simpleng pagpapabasa natin, literacy skills na siya, no? Yung pagpapasalita natin sa kanila, pagpapasulat, mga literacy skills na yun, no? Pero paano siya magiging critical literacy? So, let's discuss later, no? And then, kapag numeracy skills naman, ano-ano ba yun? Yung mga gumagamit tayo ng solving, data, charts, diagram. So, meron na tayo agad numeracy skills doon. Pero, ang sabi, para mag-get natin yung 7 na score, kailangan gumamit tayo ng critical literacy and numeracy. So, sa critical literacy, hindi lang basta natin pinabasa yung isang text. Kailangan meron din tayo diyang mga guide questions para makita natin kung naintindihan ba talaga nila. Okay? Kung may na-enhance ba sa skills nila sa paggamit noon. Let's say, magpapagamit ka ng malalalim na pahayag, hindi sapat na binigay nila yung definition noon. Pwede mo siyang ipagamit in sentences. Okay? So, yun. Critical literacy na siya. Yung critical numeracy naman, so kung gagamit ko, for example, ng survey or ng chart, kailangan na-analyze nila ano ba yung meaning nun. Kapag bumataas yung percentage, ano ibig sabihin nun, anong implication nun. So, kailangan makapag-analyze sila at makapagbigay sila ng concrete answers for that. So, doon, yung higher order thinking skills din nila, bukod dito sa literacy and numeracy, ay nahahasa.
So, yun yung ibig sabihin ng number two indicators. Okay. Number three, apply the range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. To be honest, itong tatlo na to, yung from number one indicators hanggang pangatlo na to, halos kapag nagawa mo na yung one and two, nagagawa mo na rin tong pagde-develop ng creative and higher order thinking skills ng mga bata, no? Based din sa mga examples natin kanina. Okay, so ito yung mga features of practice. The teacher provides a broad range of questions, activities, including those higher order that challenge learners to analyze their thinking to promote deeper understanding. The teacher gives learners opportunities to compare and contrast. The teacher gives learners opportunities to synthesize or summarize information within or across disciplines. Itong indicator na to, hindi lang naman siya about sa questioning technique natin or art of questioning. Pero isa yon, of course. So kapag may pinapagawa tayong mga activity, mahalaga na napaprocess natin yon. So through questions na from lots to hots, wherein marirelate na nila sa mga experiences nila, gumagamit na tayo nun ng higher order thinking skills. Or na-enhance na yung higher order thinking skills nila. Ano pa yung mga examples ng activity? Yung mga presentations na ginagawa nila, research na ginagawa nila, group activity, yung collaboration nila with their classmates. Mga example na yun for these indicators. Okay? So aside from questions, mga group activities, yung talagang mag-a-analyze at magsisynthesize sila. So ito yung naisip parating sa atin itong indicator number 3. Sabi ko nga, related na talaga silang tatlo, no, yung 1, 2, 3. Kasi sabi dito, opportunity to synthesize or summarize information within or across discipline. So, kanina, na-discuss naman natin yung number 1 indicator. So, kung nagagawa na natin yung number 1 indicator, mapapasok or kaya na rin natin i-prove na itong ating ginagawa ay nakakapag-enhance na rin ng higher order thinking skills. Yeah. So, ito yung clarifications. Ano bang ibig sabihin ng critical thinking skills, creative thinking skills, and higher order thinking skills? Alright, so number 4, displayed proficient use of mother tongue, Filipino, English to facilitate teaching and learning. So, ano sinasabi dito? So, the teacher displays advanced higher sub-level proficiency in the use of mother tongue, Filipino, English. So, dito, syempre, as a teacher, kung Filipino yung subject mo, dapat ay fluent ka dun sa pagsasalita na yon. Kung English, edi English. Pero ang sinasabi dito sa indicator na to, hindi lang yung pagiging fluent ni teacher. Dapat kaya ni teacher ma-discuss sa bata yung kanyang content through mother tongue, Filipino and English sa way na mas madaling mauunawaan ng ating mga learners. So, sabi nga dito, teacher's use of mother tongue, Filipino or English demonstrate a well-developed ability in using communication strategies such as code switching and translation. Di ba pag sinabi natin code switching, kaya mo magsalita ng English, kaya mo rin magsalita ng Filipino or ng mother tongue. So doon kasi, of course, hindi naman lahat ng learners magaling mag-Filipino, magaling mag-English. So paano natin mas mapapadali yung discussion natin through the use of this English, Filipino or mother tongue na makakatulong para mas madaling maunawaan ng ating learners yung ating mga dinidiscuss. So aside from pagiging fluent natin doon sa specific language na ginagamit natin sa subject area natin, kaya rin natin dapat ipaliwanag sa iba pang language na mas maintindihan ng bata yung ating mga dinidiscuss. So yun yung sinasabi dyan. Okay, so ito yung mga clarification sa meanings, no? Okay, so number 5, establish safe and secure learning environment to enhance learning through the consistent implementations of policies, guidelines, and procedures. So ito yung mga features of practice. The teacher consistently implements safety policies, guidelines, and procedure to regularly maintain a safe and secure learning environment. So dito, of course, bago ka mag-discuss sa mga bata, bago ka mag-start ng lesson mo, dapat aware sila dun sa mga rules and regulation or classrooms regulations mo. Of course, para ma-feel ng mga bata na safe sila. And yung maximum participation na binibigay natin kapag nagpapa-activity tayo, na-feel din nila na safe sila, no? Yung mga strategies din na ginagawa natin sa araw-araw. So, nakakaramdam sila na safe sila na hindi nila kailangan mahiyang sumagot. And of course, as a teacher, no, yung pagiging strict natin, okay lang naman yun, no? Pero wag lang sa sobra. Especially kung yung mga bata ay bata pa o yung mga
nasa grade level, grade school pa lang, yung mga yan, kinders, no? So dapat yung effective filter natin hindi ganun kataas. Okay, so ito yung mga clarification. So safe learning environment, secure learning environment, policies, guidelines. So ito yung mga dapat binibigay muna natin sa mga bata. Or kung meron tayo ipapagawang activity, ibigay mo muna yung panuto kung paano nila gagawin. Especially sa mga science, di ba? Pag nagpapalaboratory, alam naman natin may mga gamit doon na vulnerable or sabihin na natin may mga hazards doon or mga liquid na dapat nilang ingatan, nahawakan. So, dapat nasabi yun ng maayos sa mga learners natin. And of course, yung classroom natin dapat conducive for learning din. Ano po? Okay, so that's it. Okay, number 6, maintain learning environment that promotes fairness, respect, and care to encourage learning. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. So, maximum participation. So, halos related just din sa number 5 na kailangan, kung gusto nating ma-encourage yung mga bata, nag-ready tayo ng mga activities na talagang ma-feel nila, nakabilang sila, no? Laging andyan yung inclusive educations natin, sa education sa kanila, no? Okay, the teacher promotes a supportive and nurturing learning environment where all learners feel accepted, encouraged to learn, and free to take learning risks. The teacher enhances polite and respectful interaction with learners and among learners and exhibits sensitivity to learners' differences. Let's say, pag ba nagkamali ng sagot, ano ba dapat yung response ng teacher? Dapat ba sabihin mong mali yung sagot mo? Hindi ka na natuto. So, hindi dapat yung mga yon. So, dapat gumagamit tayo ng mga kind words or encouraging words para umulit pa yung bata kapag nag-recite siya. Another thing, no, alam naman natin iba-iba yung religions, yung language. Yan. So, paano ba natin mapopromote yung safe environment para sa mga yon? Ano? So, syempre, as a teacher, sa'yo magmumula yon. So, pwede kang mag-prepare ng mga activities na inclusive para sa lahat, na masaya para sa lahat, na mag-e-enjoy ang lahat. And merong collaborative activities na talagang yung bawat learners, makikita mo yung teamwork sa kanila. So, yun yung sinasabi, no? Okay, ito yung mga clarification. Fairness, respect, care, some majority, most, and others. So, ito mga to, dapat lagi nating ina-apply all the time. Especially yung fairness, no? Para makita natin sa mga bata na pantay-pantay silang lahat. Okay, that's it. So, thank you so much for listening. So, kung may mga questions kayo at mayroon pa kayong mga content na gustong ating madiscuss, ay gamitin lang ang ating comment box. Yan. So, thank you so much. And of course, lagi kong pinapaalala, palagi dapat natin itong ginagawa sa araw-araw. Hindi lang tuwing classroom observation. Thank you so much. Bye!